everyone, I'm Dexy Diaz de Ulat, and I am also known as Dexy Diaz, and I am a Tier 1 talent, and this is Spotlight. Nag-start ako mag-gaming nung as in dating-dati pa kasi yung sister ko sobrang hilig sa games, lalo na hindi ko alam kung PS1 ba yun or PS2, basta may Bomberman yon. Tapos favorite niya yung Crash Bandicoot, ganyan. Game Boy, nalaro ko rin Game Boy ng sister ko. Tapos PSP, lagi yung naglalaro doon ng Harvest Moon ata yun, tapos Tekken, tapos GTA. Tapos, ano pa binalaro ko doon? Yung favorite ko yung Patapon sa PSP. Tapos, nung nagkaroon ako ng phone, syempre, unang-una akong gustong laruin Minecraft. Kasi yun naman yung mga laro ng lahat ng tao dati. Tapos, yun yung nalaro ko palagi. Pag uwi ko ng school, Minecraft. Tapos, hanggang ML lang ako nung time na yun. E di ML ako hanggang sa naging work ko. Tapos, e di yun, nagkaroon ako ng sarili kong PC. Hindi naman nakabili kasi, yun, ROG's heart. So, ayun, sila nag-ayos ng PC ko. So, yun, nakakalaro na ako ng maraming games. And ngayon, ano, nilalaro ko ngayon is Apex Legends. Yung favorite game ko yun. Doon ako nag-rank ngayon. Ayun, so masaya ako sa gaming. Siyempre kasi mas marami akong nakikilalang tao. And syempre, mas enjoy kasi ngayon, nga pandemic, hindi tayo makakalabas. So, parang magagawa lang natin ngayon sa house is maglaro and everything. Kasi, kunyari, kahit may mga gusto kong gawin sa labas, hindi mo magawa sa labas, meron nga yung games na lalaroin mo siya doon. Kunyari, yung racing, alam niyo, mahilig ako sa cars and mahilig ako mag-drift, mag-race. Pwede ko rin siya laruin sa games. Kaso, syempre, iba pa rin yung experience. Eh, pero, favorite ko talaga is marami ako nakikilalang tao. And mas nage-enjoy ako. And nawala yung boredom. Ganun. Yung love ko naman sa streaming, syempre, yung mga fans ko. Kasi, ano, minsan kinakabahan ako. Baka naman, ano, mamaya mahina ako maglaro. Syempre, ini-stream ko yung games ko. So, inisip ko, like, lalaro akong ganyan. Paano kaya pag marami mang bash sa akin? Pero hindi naman. Masaya naman ako, nag-enjoy ako. Naisip ko lang na maraming nanonood, maraming nagsusupport sa akin. And mga fans ko, love na love ko yan. Kasi ang kukulit nila sa stream ko, alam nila pag naboboard na ako kasi puro talo na ako. Pero yun, dun ako talaga nag-enjoy sa streaming. Kasi nararamdaman ko maraming nagsusupport sa akin, maraming nanonood. And nag-enjoy sila na panoorin ako. Well, dati, ano ako, actress, child actress. Pero hanggang ngayon naman, child ako. Pero hindi na ako ganun ka-actress kasi nga naging, ano na rin ako, streamer and gamer. And dati kasi palagi akong may young role. So parang, ano, never ako. Hindi, nagkaroon naman ako ng bida na role. Tapos so usually na mga bida role ko is like, ano ako, yung young version, tapos lalaki ganun. Eh yung mga young na version palaging parang iilang, ano lang, iilang, ano yan? Sequence. Ilang oras lang ako makikita sa TV, siguro mga ano, wala pang 5 minutes sometimes, ganun. Eh, syempre napagod din ako kasi parang buong araw yon. Minsan, 24 hours na literal, tapos hindi naman ganun kadami yung, ano, eksena ko yon pala, eksena. Tapos naisip ko na lang na habang wala pa naman nangyayari, kasi hindi na ako nakapag, ano nun, regular school, ano lang ako nun. Nag-homeschool ako. And then, nung nag-homeschool ako, kasi naisip ko na baka puro absent na ako nung year na yon. Kasi nga, naisip ko na naramdaman ko na magkakaroon ako ng big project. Pero hindi rin pala. Tapos, edi bumalik na lang ako regular school. Pero habang nag-homeschool kasi ako, mas na-addict ako sa games. Puro games ako noon, dami kong friends. And syempre, nagagalit si mother. And after nun, nag-regular school ulit ako and hindi na talaga ako masyado nakukuha sa mga pagiging actress ko, mga yan, commercial, puro young roles lang in mga ano lang, mga mini na short films, ganon. Tapos, edi, merong lang lumapit sa akin na mag-try ko daw mag-streaming since ano, mahilig ako mag-games. Tinry ko naman and marami namang nanonood sa akin. And edi naisip ko, gawin ko na lang work yung paglalaro ko. Pero minsan nakaka-stress din talaga. Kasi puro katalo, hindi ka na makakangiti sa stream. Ayun, yun lang. Okay guys, so yung nararamdaman ko sa pagiging ano, isa sa mga influencers, siguro big influencers sa gaming,
syempre masaya ako kasi syempre dati naman yung mga tao, ano lang, laro lang yan, wala lang naman yan, laro-laro. Hindi ka, ano tawag dito, hindi ka, parang hindi siya pwede maging work. Parang walang mangyari, lalaro ka lang. Tapos parang ano ka, kahit hindi ka na nag-aaral, isipin nila, ano ka na, game lang alam mo. Parang ano ka na, parang hindi naman bobo. Parang ano lang, nangangalawang kasi puro games lang yung ginagawa mo. Parang, syempre ano naman, yung gaming naman nakakagalaw din siya ng utak. Parang yung mga favorite kong games, kagaya ng mga adventure games, mga puzzle games. Kaya gano'n yung mga nalaro ko. Kasi syempre, stressful na nga sa school. Hindi naman habang buhay mag-aaral tayo. Syempre, kapag stress ka na, kailangan mo maganap ng bagay na ikakasaya mo. Kaya sana sa mga parents natin dyan, huwag po tayo masyadong magalit. Dahil dun, ganun din yung mother at father ko dati. Oh, mother and father, arte. Yung mommy at daddy ko, galit na galit sila sa akin pa naglalaro ako. Kasi yun nga, nababirus ko palagi yung kanilang computer na pang office. Eh, ngayon naman, nakaka-help naman ako sa house namin. And, ayun, sana, ano, nag-e-enjoy din sila. Ayun, si daddy rin pala, mahilig na rin sa ML. Ngayon, magugulat na lang ako, nanonood na siya ng MPL. Daddy, ano nangyayari? Tapos siya na nagkukwento sa akin, hindi na ako. Ayun, so parang na-influence ko rin yung tatay ko. So, pagiging, ano, gamer. Pero si mama, nag-try na rin siya ng ML dati, di ba? Pati yung mga, ano, parents ko, napalaro ko sila ng games. And napapapanood ko na din sila. Siyempre guys, pagiging influencer, minsan stressful. Kasi ngayon nga rin na pandemic, mahirap mag-picture sa labas. Eh, yung mga hobbies ko kasi usually sa labas, hindi lang naman pag-games ang ginagawa ko sa buhay ko. Mahilig din ako mag-ice skating. And mahilig ako mag-race. Ayan nga, drift. Ginagawa ko always. And gusto ko nag-a-adventure kahit saan. Ay, yung pressure is like, sobrang dami expectation sa mga tao sa akin. Parang, pag ginawa ko to, magagalit sila. Bakit ganyan yung ginawa mo? Dapat ganito. Parang ganun. Parang kaya, nag-post ako ng picture na hindi sang-ayon para sa kanila. Siyempre, maiinis sila. Bakit daw ganun yung, ano, ganun daw yung itsura ko. Ganun. Nakaka-pressure kasi minsan parang, ano, naisip mo na ang dami sobrang nang babash sa'yo. Parang dami naghihila sa'yo pababa. And mostly is girls. And maraming gumagawa ng ano, ng issue sa akin. And okay lang naman, wala naman pakitong kasi wala naman mangyayari. Masaya naman ako sa buhay ko. And ayan. Sa mga times sa super napapressure ako or nasa stress ako ng super, syempre ano, sasabihin ko agad sa aking mother Lulu, sabihin ko, Mama, ang hirap naman mag-stream kasi ang daming ano, nanonood. Tapos parang gusto ko lang mag-enjoy pero ang daming nagagalit. Parang ganun. Sinasabi lang niya sa akin, maglaro lang daw ako or laruin ko yung mga games na nag-enjoy talaga ako. Which is, love na love ko yung Apex kasi yun nga, yung mga friends din namin doon, yung mga barkada ko rin dati, ano rin sila, in-help nila ako. Or sabihin ko na lang, uy, Besh, nahihirapan ako. Napapagod ako minsan kasi ganun. Siyempre, ina-help nila ako. Kunyari minsan, kapag ano na ako, pag pressured na ako, sabihin lang nila, tara, labas tayo. Ganun. O kaya sila, mama, yung aking mga dogs namin, isa yung mga yan kasi parang bad trip na ako. Minsan, si mama dadaling yun na lang sa akin yung dogs. Biglang masaya na ulit ako. Tuloy ang streaming. Yung love ko sa Care One is yung super caring nilang lahat. Parang, ano, hindi ako naiiba sa kanila. Wow! And then yun nga, yun lang dun ako nag-enjoy. Kasi parang nung tier 1 na ako, naramdaman ko na, ano, special yung lahat, ganyan. Parang naramdaman ko na, ano, na as in, I'm one of them. Yun na yun eh, parang ano lang, naramdaman ko na super love ako sa tier 1. And super alaga, and ayan. Okay guys, yung experience ko being a tier 1 talent is yun nga, nung naging tier 1 talent ako, kasi para siyang ano, para siyang star magic ng showbiz. So parang ganun yung tier 1 talent sa gaming. Siyempre naisip ko, ano, isa ako sa mga parang spotlight doon, isa ako doon. Tapos nakasama ko rin yung mga favorite kong streamers and also yung dating-dati ko pang idol, si Boss Aleudia.
And ayan. Yung pinaka ano, isa sa mga memorable na experience ko nung naging tier 1 talent na ako is yung ano, nung as in kahit kaka-start ko pa lang doon, naramdaman ko na ayun nga, na love na nila ako. At nakapunta na agad ako sa Singapore nun para sa isang event. Eh, gustong-gusto ko pa naman nakakapag-explore sa ibang bansa. Eh, alam niyo naman, sobrang adventurous kong tao. And yun ang pinaka-happy ko kasi kasama ko sila Ate Bianca and also si Ma'am Alodia nung kami ay nag-Singapore. Tapos ano pa yon, con pa yon, so may mga anime. Nag-cosplay din ako noon kasi favorite ko rin mag-cosplay. Yan ang pinaka-love ko. Kasi parang ano lang eh, hinahayaan niya lang kami na maging kami, parang ganun. So like ano, si Ma'am Alodia kasi ano, parang mas gusto niya na maging, parang mas tinatry niya kami na maging kami. So like kunyari gusto kong maging ganito, sige lang, ganyan, as kung saan daw kami masaya, ganyan. Makasakay sa kabayo. Ay. Kasi gustong-gusto ko talaga, as in next year gusto ko na ng sarili kong horse. Parang naisip ko mag-horse, ano na lang ako, back ride, hindi joke, ano na lang ako. Next year, naisip ko na parang nag-work na ako sa ibang place. Or like, nag-aaral ako ng college. Kasi right now, is nag-stop muna ako since ang dami kong ginagawa. And mas gusto ko ngayon mag-explore ng mga bagay kasi parang naisip ko sa susunod di ko na siya magagawa kasi parang kailangan ko na ulit mag-work, gano'n. So parang habang ganito pa lang age ko, naisip ko na i-explore ko na sa everything over the world. Yung Tier 1 family kasi guys, para talaga siyang family. Meron yung family, as in family na family. So para pag pumunta ako dito, meron akong kapatid na kasama. Ayan, meron akong mother, meron akong father. Hindi, parang naisip ko na talaga pag pupunta kasi ako sa Tier 1 na mansion o kaya dun sa basta yun, Tier 1 house, parang ano lang ako, parang pupunta lang ako sa bahay ng mga pinsan ko. Ganun. Kasi parang, ano lang, super comfortable na kasama sila, super enjoy. Naisip ko pag narinig ko yung words na gaming and lifestyle. Siyempre, narinig mo yung gaming, malamang games. And matatanda mo yung lahat ng games, alam mo, ganun. Tapos pag naman lifestyle, o kaya pag pinagsabi mo kasi yung gaming and lifestyle, parang nasa, ano, nasa buhay mo na talaga yung pag-games. Which is okay lang naman kasi parang, kunyari, yun nga, hindi naman mawala sa buhay natin pagiging stress, ganun. Parang yun na lang yung pampalipas oras mo is yung pag-games, ganun. So, kunyari, araw-araw kong stress, araw-araw kong maglalaro. Guys, so that's all. And yun na nga yun, parang naging nobela na yung ating spotlight. Pero, yun, sana naman nag-enjoy kayo kahit sobrang haba na ng ating mga pinagsasasabi. And ay makikita niyo naman ako guys palagi sa Facebook, of course, Dexie Diaz, search niyo lang yun. And Instagram, Dexinity, parang siya Infinity. Per Dexie, so Dexinity. So sa Twitter, di naman nag-Twitter, so huwag niyo napansinin yun. Tapos sa YouTube ko guys, makikita niyo rin ako, search niyo lang naman yung Dexie Diaz. Kapag ang daming lumalabas, search niyo lang Dexie Diaz Files. Tapos usually mga thumbnails ko dun is puro orange. Makita niyo na agad yun. And ano pa ba? Sa TikTok, ayan, gustong-gusto nyo, nasayaw tayo at nagkukosay kung ano-ano nakikita nyo sa ating TikTok. And follow nyo na rin ako doon at Dexie, ano nga ba yun? At Dexie Diaz _, yan yung mga ano, yung mga, wala nang ano yun? Your name has been used, yung ganun-ganun. So, lalagyan mo na _, ayan, Dexie Diaz _ yung akin, ayan. And of course, shout out sa ating supporters, ang Dexinators, and sa ating mga admins sa Dexinators, ay same lang pala yun, sa ating mga lovable, ganun. Tapos then also, lastly pala, sa ating Tier 1 family, and also the 1%, ayan.